mga karagarag, welcome back to my vlog. Isang magandang hapon sa inyong lahat mula dito sa Doha, Qatar. At ito na ang mga latest na mga pa-issue ngayon na pinag-uusapan ng mga beauty pageant lovers na mga Latino sa social media. Namasyal ako kanina mga karagarag sa kanilang mga kuan ba pages, bitaw na kung saan, pak! Target ni Corragan, oy, isa sa mga pinag-uusapan ang naging banat ng sa National TV, bitaw sa Peru, ang naging sagot ng kanilang kandidata na si Alisa. Doon sa closed door interview na pinos ng Miss Universe Organization, na which is tinawag siyang stupid at sakadang base sa translation sa caption na nabasa ko mga karag-karag, dahil hindi nila nagustuhan yung naging sagot ng kanilang kandidata. Grabe, no? Tayo mga Pilipino, toxic man tayo or mang-bash man tayo, pero hindi naman umabot na balita talaga in national television, bitaw na mismong yung taga-balita ang nagtawag sa anong kandidata natin na stupid at sakadang. Hindi naman tayo umabot sa ganun, pero sila grabe, oy. As in, live television talaga ba na pinotakte nila yung kandidata nila sa naging sagot nito. So, panoorin natin kung ano ba naging sagot ng pambato ng Peru sa taon na to sa Miss Universe 2022 na talagang binanata nila si yung kandidata nila na nakapasok lang hanggang top 16 lang yata siya, no? Let's watch. Robeño en el Miss Universo donde le hacen algunas preguntas, pero ella básicamente responde algo que a nosotros nos ha dejado pensando. Ella dice que en el Perú las críticas a ella vienen porque es rubia. Porque es rubia. Escuché. So I have been so criticized because I'm blonde and I'm not the typical Peruvian for so many people, that since 2018 I was in the cover of one of the most important magazines in Peru, and they were saying like, you don't represent us, you're not Peruvian. So since I was little, I have been really exposed to the media because of my family. Here I am, I'm Peruvian, I'm blonde, I have green eyes, but Peru has a multicultural, is a multicultural country from people from everywhere, and it's not about the physical appearance. Bueno, habla muy bien el inglés, fluido, se expresa perfecto, pero la respuesta es lo que a mí me parece descabellado. Ella dice, soy muy criticada porque soy rubia de ojos verdes. Desde pequeña me ha pasado. No, mamita, estás muy equivocada. Este es un país, como bien lo dijo, multicultural, multirracial. Acá el que no tiene de Inca, tiene de Mandinga. Acá somos una mezcla de cholos, una mezcla de extranjeros, una mezcla de japonés, chino. Tenemos muchísimas mezclas, somos multi. Yan ang mga karag-karag, narinig at napanood na ninyo ang naging closed door interview ni Miss Universe Peru 2022. Kinabahan ako para kay Celeste Cortez, mga karag-karag. Kung itong si Miss Universe Peru sa live news television talaga binanatan yung kasi hindi nagustuhan yung naging sagot niya, naku, para kay Celeste naman sana hindi natin i-bash yung pambato natin kung yung makita at marinig natin sa kanyang closed door interview, di ba? At least naman, nilaban ni Celeste Cortez ang Pilipinas. So yun nga lang, hindi tayo pinalad sa taon na to. Sana wag natin i-bash si Celeste sa darating na kung sa darating na mga araw kung ilabas nila yung full closed door interview ng pambato natin, di ba? At kung yun yung dahilan kung bakit tayo na El Tocoyo, so tanggapin na lang natin at least malinaw na sa atin kung sakaling yun nga yung dahilan, yung closed door interview niya, at least magkaroon na tayo ng closure sa naging journey ni Celeste Cortez sa Miss Universe 2022. Sana hindi umabot ng ganito, bitaw gaya kay Miss Universe Peru 2022 na live in full news talaga sa TV, yung nila, pangbanat nila sa kanilang pambato, di ba? Kung toxic man tayo mga Pilipino, mga karag-karag, mas malala sila, no? Di ba? Kasi kahit mga news anchor nila, bida-bida din kung makabanat sa kandidata, kung siya kaya yung nilaban sa Miss Universe pageant, kaya magiging resulta kung makabanat siya, makatawag siya na stupid sa isang kandidata ba? Kalamig, agoy. So karag narinig at napanood na ninyo ang mga pa-issue na to, yung masasabi ninyo sa naging ngayon eksena ng pambato ng Peru na talagang binanatan sa live news talaga, di ba? Kaloka, oy. Mag-ingay tayo sa comment section mga karag-karag, at kung bago ka pa lang sa channel ko at kumahilig ka sa pang-pag-good vibes na reaction video sa beauty pageant, don't forget to like and subscribe my channel, Corragan Karag, ang babaeng lagi nagkarag-karag, and see you in my next vlog. Bye-bye!